Hello guys, ito po yung karagdong ng ating video kanina na nagpipreto tayo ng isda. Tayo naman po ay mag-aadobo ng kalong. Kasi po, nakita ko lang naman to sa video na masarap pala adobohin yung talong kaya po ginaya ko. Ayan po, magagaya tayo ng talong. Iiwain po natin ng maliliit para po mabilis siyang magluto. Ayan po, kita nyo naman, isa-isa lang po yung paghiwa, konti-konti, paliit ng paliit. Ilang piraso lang naman po yan, pero okay lang po kasi kasya naman yan sa amin. Kukuha po ako ng isang taong talong ulit, iiwain ko po ng maliliit. Kasabay po yan sa pagprito ko ng isda, kaya po nagagayat muna ako kasi habang po naano ko yung isda sa asin ng ilang oras. Kalahating oras po siguro bago ko iprito para po masarap yung isda at makaano yung asin sa isda. Tayo po na gagayat po ako ng talong. Ayan po, magagayat po tayo ng sibuyas na pula para po pag-isa natin sa ating talong. Ayan po, magkasama sila ng bawang. Ginagayat ko na po, pabalatan po muna bago po sigayat para po mailuto na natin. Kasi yung tatay ko, kailangan po uminom ng gamot niya at ng nanay ko. Kasi mag-6-3 na po yata yan. So, kailangan po makapagluto bago mag-8. Kasi 8 o'clock po yung gamot ng nanay at tatay ko. Ayan po, ginagayat ko na yung sibuyas. Tapos kasunod po niyan is yung bawang. Kita yun naman po, ayan o, lalaki po ng sibuyas dito po sa piyas. Maliit, mahal pa. Naku po, mas mahal pa po yung sibuyas kaysa karne or baboy ng kakamanok. Kita niyo po, iiwan na po ako ng bawang. Nagaantay na po yung talong ko para po ipagluto siya. Mag-iinit na po tayo ng mantika para po mailisa na natin yung bawang at saka yung sibuyas at pati yung talong. Yan po, natay kong minit. Nakikita nyo naman po, di pa po siya masyado mainit. Ayan po, pipritohin ko muna yung talong para po malutong siya pag iluto ko siya mamaya. Ayan po, di pa po mainit yung mantika. Nilagay ko na po yung isang piraso pero nung nilipat ko po sa kamera, eh mainit naman po pala, kaya po isunod-sunod ko na po nilagay lahat hanggang po sa maprito siya kahit pag golden brown lang po yun, lang po okay na po yun. Saka ko lang po siya kukunin at saka isa ko na po yung sibuyas sa kayupawa. Thank you.
marami-rami din po pala. Hindi ko po akalain marami po pala yung kailangan maluluto po talong. Akala ko po konti lang. Ayan po, naghahanap po ako ng tong. Wala po ako mahanap ng tong. Iprito ko yung basa kasi mahirap po pag ano. Pag ano lang yung gagamitin yung santo, kailangan po yung may tong. Ayan po, piniprito ko po yung talong para po maging crispy. Para po maluto na po siya lahat. We'll be right back.
pala yung mga sagot ng toyo, asin, suka, oyster sauce, at saka ano ngayon, bagoong, paminta, mantika, kaya po paminta natin, organic po yan, yung ginagamit namin dito sa bahay, di po masyadong maanghang, sibuyas, at saka po bawang. Ayan po, magsisimula na po tayong gigisa ng sibuyas at bawang. Ayan po, magkukutkot na po ako ng 4 cubes. Sorry po, at kasi naputol po yung video natin. Hindi po na po naipakita yung isa po ng sibuyas, bawang at saka yung talong. At paglagay ng mga suka at tuyo. At sa ano na po tayo, paglagay na po tayo ng 4 cubes. Sorry po, naputol yung video natin. Ayan po, naglalagay na po ako ng paminta para po panlasa ng ating itong ulam. Ayan po, nakikita nyo po. Simpla po na siya. Inantay ko na lang po yung talong na lumambot para po maihaon ko na siya dyan sa kalan. Ayan po, sobrang sarap po pala yung talong kalan. Ito po po, napakasarap. Pasarap po yung kain ng mga pamilya po dyan. Sorry po sa background. Sana po. Ngayon po naglalagay ako ng asukal para po mabalansi yung tamis at saka yung asyan at saka yung alat ng aking niluluto. Yan po, punas-punas para po hindi po umusok yung niluluto ko kasi pag umusok yan ako po tutunog yung ano niya. Tawag yun. Ewan ko anong tawag yun. Nakalimutan ko na. Basta po, yun na yun. Kasi pag tumunog po yun, sigurado po magpuponik yun sa fire station. Sa pupunta po yung fire dito sa bahay. Patay tayo. Patay tayo dyan. Pag tumunog po yan. Kaya po, naglagay pa po ng asukal. Kasi pa po pantay yung lasa niya.